Good morning. Nembagabigat kada kayo amin. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Lincoln Center or Lincoln Center for the Performing Arts. Dito sa 66th Street. Isang maulang umaga. Nako. Medyo quiet ngayon ang city. Maaga pa kasi akong dumaan dito para kuhanan ko ng video itong Lincoln Center. Konti lang ang mga taong naglalakad dahil umuulan. So kailangan nandun sila ngayon sa mga indoors. Ayan, medyo madulas-dulas ang paligid ng Lincoln Center ngayon. Walang masyadong tao dito sa harap o dito sa 66th Street dahil medyo nagkaroon ng problema sa mga train. So, pakunti-kunti lang ang mga naglalakad ngayon. Kukuhanan natin ngayon ng video ang iba't ibang parte ng ng theater ng Lincoln Center. Ang Lincoln Center ay napatayo noong 1955 at natapos ng 1969. So ilang years na pinatayo itong center na to. So, ang nasa gitna, itong round na to ay siya yung Revson Fountain. Saka yung pinaka-center na yan, yan yung Metropolitan Opera House. Yan yung Opera House. Napakalaki itong na to. Nakapasok na ako minsan. Nanood ng yung parang sa atin ay sarsuela. Ayan, umaambon-ambon. Ayong about horses yata yun, napanood ko noon kasama ng kaibigan ko. So, ito yung decorations nila na yung parang gold. Lalapitan natin yan mamaya. At makikita natin ngayon. Ito yung nasa left. Ay, yan yung David, ito siya, David H. Koch. Siya yan, theater. So, maraming mga palabas din dyan. Paggabi, maganda ito kasi may ilaw siya. Maganda ang mga ilaw. Yung fountain, may ilaw yon. So, ito yung mga nakapaligid na buildings. Ang tataas talaga ng buildings dito. Gustong-gusto ko yung mga matataas na buildings. Kasi sa Pilipinas, sa probinsya kami nakatira, ang tataas na mga punong kahoy, wala man lang isang ganyan. Pagpunta ka sa Maynila, sa Makati, oo, maraming mga ganyan. Pero, hindi pa rin ako nakapunta sa Makati. So, sabi doon is ready for you. Ayan, ang pataas ng mga buildings. Yan yung yung school na yan ay Juilliard School for school ng mga dancing, mga sasayaw, na mga performers. Diyan din sila nag-aaral. So, napakalaki itong itong campus ng Lincoln Center. Walang tao dito talaga dahil umuulan. Kaya nasa indoor sila. Yan yung harap ng school, ng dancing school. At siya rin, yan din yung yung nasa kanan, siya yung David Geffen
hall. Yung nasa kanan kanina. So ito yung main building ng ano ng opera. Kakaiba yung wall niya kasi parang magkatakatabi lang na ano na sa atin eh ang tawag dyan, pero ang ganda ng pagkagawa nila, napakalaki. So ito yung pag malapit ka sa harap, yung sa main entrance nila, ito yung napakalinis. Ito yung mga ano nila, mga show nila ngayon. So ang dami-dami mga nagpupunta every year, more than 5 million yata yung mga visitors na nagpupunta dito. So yan yung sinasabi ko kanina na gold, na parang ulo lang siya, ang dami-daming mata. So ito lang ang ulo, ang daming mata, pero gold siya. Ayan, dyan kakukuha ng ticket holder entry. Yung entry pala ng mga ticket holder. Ayan, dito naman tayo sa left side niya. Ito yung park. Ayan, ganyan ang itsura yung sinasabi ko. Kasla na ipasanggir nga, I don't know, simsemento lang. So napaka-quiet ngayon ang Lincoln Center. Pagpunta ka dito, kukuha ko ng number 1 train sa mga gustong magbisita ng New York City. Kuha ka ng number 1 train at bababa ka ng 66th Street, West Side. Yan. Ito yung park. Ganda rin yung stage niya doon, no? May stage siya dyan. Siguro yung mga nagko-concert or yung mga outdoor show sila, dyan din ang ano, stage nila dyan. Ayan, pagtitingnan mo ang ano, ang opera house, napakaganda. Ito rin yung ano, yung surroundings niya. May mga building din dyan sa ano, left side niya. So makulimlim. Ito yung ano, yung yan din yung ano, annex ng Fordham University. Ang main ng building ng university, Fordham University, ay dito sa Bronx, sa may bandang Bronx. Doon ako nakatira sa Bronx. So ayan guys, sa susunod na video na naman tayo, okay? Please subscribe, like and share. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Thank you for watching. Take care. Ingat-ingat. Salamat sa mga pag-subscribe, sa panonood, sa mga videos, at sa mga upcoming videos. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.